12 ng Abril, Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta sa libingan si Maria Magdalena habang madilim pa. Nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay." Kaya lumabas si Pedro at ang isa pang alagad at pumunta sa libingan. Sabay na tumakbo ang dalawa, ngunit mas mabilis tumakbo ang isa pang alagad kay Pedro at unang nakarating sa libingan. Pagkayukod niya'y nakita niyang naroroon ang mga telang lino, ngunit hindi siya pumasok. Dumating si Simon Pedro, nakasunod niya at pumasok siya sa libingan. Nakita niya na nakalatag ang mga telang lino at ang panyo namang nakatalukbong sa ulunan niya ay hindi nakalatag gaya ng mga telang lino kundi nakalulon sa mismong lugar nito. Pumasok noon ang isa pang alagad, ang unang nakarating sa libingan, at nakita niya at naniwala siya. Sapagkat hindi pa nila alam ang kasulatan na kailangan niyang magbangon mula sa mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang lohika ng libingang walang laman. Karaniwan na nating iniuugnay ang libingang walang laman sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, kung kaya wala ng laman ang libingan. Gayunpaman, magandang pagnilayan natin na ang mensahe ng libingang walang laman ay maaari lamang maunawaan ng taong handang pumasok sa bagong ugnayang iniaalok ng Panginoong Hesus. Hindi ito maunawaan ng isang taong nakatanaw lamang mula sa malayo. Hindi natin madarama ang hiwaga ng libingang walang laman at hindi rin matatanggap ng lubos ang biyayang hatid nito kung hindi natin iiwanan ang ating lumang pagkatao. Ang maagang pagpunta ni Maria Magdalena sa libingang pinaglagyan sa katawan ni Jesus ay tanda ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Mahal niya si Jesus, subalit nabubuhay pa rin siya sa luma niyang pagkatao. Madilim pa'y nagtungo na siya sa libingan. Doon siya marahil, mananangis at magluluksa sa pagkawala ng minamahal niyang kaibigan at Panginoon. Nawalan siya ng mahal na kaibigan kaya't marapat lamang na siya'y magluksa at ang libingan ang tamang lugar kung saan niya pwedeng gawin ito. Ang inaasahan ni Maria Magdalena na kanyang madaratnan ay ang libingang mayroong laman kung saan makikita niya ang patay na katawan ni Jesus na nais niyang ipagluksa. Taglay ang lohika ng isang taong nawalan ng kaibigan. Ang kanyang tanging hangarin ay ang maituloy ang kanyang pagluluksa. Kung kaya nang makita niyang tanggal na ang bato sa libingan, ang naabot lamang ng kanyang isip ay ang paliwanag na mayroong kumuha sa katawan ng Panginoon. Hindi nga naman mawawala ang katawan ng isang taong patay kung walang kukuha nito. Katulad ni Pedro at ng alagad na mahal ni Jesus, hindi pa nga rin nauunawaan ni Maria Magdalena ang kasulatan na nagsasaad na muling mabubuhay si Jesus. Mahirap ngang unawain ang lohika ng libingang walang laman kung hindi pa natin maiwan ang ating dating sarili at mga pansarili nating saloobin at hangarin. Hindi nga tayo makapapasok ng lubusan sa isang bagong buhay sa piling ng Panginoon na muling nabuhay hanggat hindi natin maiwan ang luma nating pagkatao. Wala nang laman ang libingan, subalit bakit ipinipilit pa rin nating hanapin ang libingang puno ng bangkay at pagkabulok? Mas nais nating mabuhay sa lohika ng ating lumang sarili, sa lohika ng
galit, ng paghiganti, ng hinanakit, ng inggit, sa lohika ng takot at pangamba, sa lohika ng pagkakanya-kanya, sa pagkamakasarili, at sa lohika ng buhay na walang halaga. Ito ang araw na muling na buhay ang Panginoong Hesukristo. Ito ang araw na binago ng Diyos ang lahat-lahat sa ating buhay at pagkatao. Ito ang araw na nagpapaalala sa atin sa nag-iisang lohika ng Diyos, ang lohika ng Kanyang hindi matutumbasang pagmamahal. Ito ang araw na matapos siyang pumasok sa libingan upang akayin niya tayong lahat mula sa libingan palabas. Ito ang araw kung kailan ibinalik ng Diyos ang ating dignidad at ang halaga ng ating buhay.